Praise the Lord, for the Lord is good. Maraming salamat sa buhay na hiram lamang, Panginoong Diyos. Glory be to God. Sir Bumro. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. United Christian Artists of the Philippines. To unite Filipinos, create, influence, lead the Philippines to worship Jesus. A network of Filipino Christian artists and musicians. To honor God, to advance His kingdom through arts and music. An avenue of unity and camaraderie among Christian artists to produce Christian music from recording to publishing. Create live worship events, music workshops, broadcast radio programs on UCAP Radio. Produce TV programs for social media and TV partners TBN Asia, Light TV, Hillsong Channel, and Philippine Bible Society. United Christian Artists of the Philippines. Magmahalan kami. Yan ang puso. Magmahalan kami. Nang magmahalan.
TBN Asia offers 24 hours of inspirational programming that appeal to a variety of people. Our programs include preaching, contemporary gospel music videos and concerts, health, fitness and lifestyle, children's educational shows, and animation. Our ministry aims to bring not only the good news through the TBN network to all of Asia, but to also bring God's love to the poor and the needy amongst us. Touch hearts, change lives. You are streaming live on UCAP Radio, dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. On UCAP Radio, dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Welcome to UCAP TATNB! Tinapay at tubig ng buhay! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Palakpak po natin ang Panginoon! Ayan, nakalimutan na natin yung mga palakpakan! Praise the Lord! Welcome back! Ako, nakaka-excite na makabalik uli sa ating studio. Dito po sa third floor of Malong Building, Amorzolo Street, Makati City! To God be the glory! Woo! Yan po! Welcome po! Almost 1 month po kaming nawala sa live. Pero to God be the glory! Buhay na buhay po muli! Ang sarap-sarap po ng kaping mainit! Nakakamiss talaga, Bishop. Nakakamiss po yung live broadcast. Yung face-to-face natin sila nakakaharap. Oo, ngayon po namin kayo muling makakaharap. Kaya po, ngayon pa lang po, binabati na po natin si... Missionary Ricky Pabalan. Hello po. Mula po sa ating kaibigan diyan po sa Valenzuela City. Yun po yung church nila paring Rene, nila paring Bishop Rene Sebastian, na ngayon po ay nasa South Korea. So welcome Missionary Ricky Pabalan. Pakikumusta po doon sa magkapatid na pastora, kay Pastora Sheck at kay Pastora Jed. At syempre sa kanilang poging-poging kapatid, no? Yung kanilang pong bunsong kapatid. At sa kanilang mga kanya-kanyang junakis. Mga kanya-kanyang anak po. Kasi si Pastora Jed at Pastora Shekinah ay may mga kanya-kanya na pong supling. Kaya yung aking paring Bishop ay lolong-lolo na! Yahoo! Welcome back po! Binabati ko rin ang aking kumpare sa Parañaque City, ang Amazing Breakthrough Church! Yahoo! Yan, mga kapatid po, sa Amazing Breakthrough. Breakthrough na breakthrough. Alam mo ba kung bakit breakthrough to? Mukhang maraming pinagdaanan. Ha? Grabe, ang tindi! Ito po ay negosyante na ngayon. Yung isa pong kapatid na Chinese na ang kanyang negosyo about pharmaceutical. Pinagpala po siya. Bumili sila ng mga dump truck dahil magninegosyo po sila ng mga bato-bato.
Para si Bayo niya rin, Bishop, di ba? Nasa pharmaceutical. Oh, pharmaceutical. Yung kaibigan niyang Chinese na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Yan yung mga business ngayon, Bishop, na siguradong walang kalugi. Ah, ayam nila yung gamot na ano, na panglaban sa COVID, na mabiling-mabiling ngayon. Yung ginamit ni Abalos sa kani Bongbong. Di ba yun? Hindi. Okay. Yung Chinese na gamot na 184 bucks sa mercury drug. Yang wa. Wala na. Basta yung... Mayroon na yata hanapin ngayon yung Bishop eh. Ah, nabibili na eh. Daw. Nabibili. Kaya ano, yun yung ginamit ni, ano, ni Bongbong Marcos at ni Mayor Benhur Abalos at sila po'y gumaling. Tinetestify po nila yan. Yan. So, meron pa... Yan, maraming-marami na. Magbati, bumati po muna welcome tayo. Welcome back muna natin din. Siyempre, Bishop, yung unang kasunod natin dito. Opo, nagpapasalamat yun. Po kami. Muli po kami nagkita-kita ni Evangelist Nars Missionary Amirecto at ang kanyang butihing asawa si Evangelist, Reverend Evangelist Art Recto! Yan siglang masigla po yung kanilang ano eh. Lahat po ng pinagaling ng Panginoon na ngayon po ay still watching sa ating programang UCAP TATNB, Tinapay at Tubig ng Buhay. Puso-puso lang po at likes. Yan po, to God be the glory. Maraming po salamat. Wino-welcome din po natin ang ating El Capitan, Kuya Joseph! Yahoo! Yan yung ano, yan yung ating literal na kapitan ngayon. Opo. At syempre, yung maraming mga birthday celebrator po natin. Happy birthday! Sa lahat po si na may birthday ngayong buwan na to. Asawa ni Kuya Bonok, walang iba kundi si Ate Marian. Happy birthday! At syempre po, sa buwan po ng Abril, ang aking pong nanay. Pero hindi na magbi-birthday, nasa langit na eh. Pero yung aking pong pamangkin, ka-birthday niya, April 17, advance happy birthday sa aking pamangkin. At syempre, meron pa hong nag-birthday sa mga kapatid natin. Si Mother Helen Katis! Happy birthday! Hello po, Kuya Jude de Los Santos. Na-miss kita, Kuya Jude, nung Thursday sa memorial service ni Sister Laura Macalinao. Bagamat nakakalungkot po na mag-conduct ng memorial service, pero yun na po yung pagkakataon na nagkakakita-kita po tayo. At kahit po malungkot na pagkakataon, eh, salamat po sa Wonderful Fellowship. Grabe po, hinarang kami ng mga pulis. Pero nung tinitingnan na kami ng pulis, pinapalabas na po yung ID, eh ako'y nasa tabi ng bintana. So pagbukas, ako yung una nakita. Eh, binigay ko po yung ID ko at sabi po nung pulis na humarang sa atin sa checkpoint. Sinaluduan niya yung kanyang ano, officer, sir, meron po ritong chaplain. Sabi niya, ah, ganun ba? Sige, tsaka go! Essential naman, Bishop, yung paggala. Oo, syempre. Yung memorial service po yon. So, we are inviting you po sa oras na ito. Yan. Sa lahat po ng mga inaabot ng aming mga tinig, yan, isang mapagpalayang araw po ng Miyerkules. Muli, nagkita-kita na naman po tayo sa napakagandang pagkakataon na ito na pinagkalooban tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Na makapagsalo-salo muli sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng tinapay at tubig ng buhay. John 6:35 says, I am the living bread, Jesus Christ said. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never go thirsty. Yan, sa lahat po ng mga nanguuhaw at nagugutom, ang sabi po ng salita ng Panginoon. Yan, magpakabusog po tayo sa mga oras na ito sa pamamagitan ng pakikinig. Amen. Pwede po kayong mag-comment. Yan, yes, comment lang po. And yan, share rin po. Prayer! Mag-comment po kayo, mga prayer requests po. We are willing to pray for you sa mga oras na ito. Kagagaling lang natin, Kuya Janelle, sa ating intercessor, sa prayer warrior natin sa Bacoot kanina. So, ando si Pastor Donnie, Pastor Dante, si Pastor Rico, tapos si Kuya Ed.
very ano, very productive yung ating. Yan po, Bishop, talaga ang kailangan ngayon ng mga church. Prayer. Oo, kahit talaga. Na wala tayong bawal muna yung, 'di ba? 10 pa rin yata, Bishop, ang pinapayagan, 10% diba? Na ngayon. 10%. Nung una, ECQ is 10 person, pero ngayon, opo. MECQ 10%. Na. Kasi diyan po tayo kinakausap ng Panginoon sa panahon na 'to ngayon, mm-hmm. na makapagpanalanginan at siyempre git sa lahat magkaroon tayo ng panibagong kapahayagan yan sa Panginoon sa tuwing tayo sama-samang nanalangin. Amen. Yung personal connection natin sa kanya talaga, yes. kailangan natin paigtingin sa mga panahon na ito. Eh alam mo, nalulungkot din ako nung nagkanda kami ng memorial service para kay Ate Laura kasi isa-isa mga pioneer ng pag-ibig. Ngayon po ay God's warrior na sila sa Mountain View, sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Sila yung mga nauna po na sumuporta sa ating gawain doon. Hanggang ngayon, hindi talaga sila nag-waver. Bagamat nabago yung pangalan nila, Bishop, pero yung puso nila ay pag-ibig pa rin talaga. Amen. At isa sa legacy ni Ate Laura, yung kanyang tinanggap na retirement benefits, shinare niya, nagpatayo ng church sa yun. Bicol. Kaya kahit po siya nawala, hanggat nakatayo yung church na yun, mariremember po ng mga Amen. Tao na merong isang Laura Makalinaw na nagkaloob ng pananalapi para maitayo yung church po doon sa Bicol. Yahoo! So God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. So, welcome po mga taga-kapatid natin sa Espanya. Hello, mga po. Taga-FCF. Kakamiss din yung mga na kapatid natin na nari. Batiin po muna natin yung ating kapatid mga yata, kapatid. Si Rose to, Ron Domingo. Kamag-anak kaya ni Ate Rose to. Magandang hapon mga kapwa ko, taga-langit. Yan po yung bati niya. Ngayon ko lang siya nakita. Kasi account niya po ito, Bishop. Oo, sige. Yeah. Eh, syempre, si Pastor Sunny, dako rin yan. Nandiyan yan po siya. Sa UCAP naman yan eh. Praise God. At si Pastor Arturo Pereira, yan. Friend ko rin niya sa FB. And hello po, Ate Rose Diola. Yan, ito yung walang humpay natin at masugid. Oo, masugid naman. Na masugid na taga-suporta. Salamat po sa inyong tagapakinig, sa inyong mga nagsusubaybay. Wala pong pinagbago, walang pinag-iba. Wala pa rin tayong ibang itataas, di ba? Sa lugar na ito. Amen. Kundi ang nag-iisang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yes, to God be the glory. Diyan lang po kayo. Amen. Huwag po kayong aalis. Tayo po ay sama-sama. Yes po, may broadcast po. Naka-live na po kami. Wow. Praise God. Kayo po yung inaanyayahan namin to join with us sa broadcast. Batiin ko rin yung aking may bahay. Yan. Hello sa inyo dyan, yung aking dalawang prinsesa. Medyo naglalaki na at mahirap nang sawayin, Bishop. Opo. At ang aking ina, ang aking magiting at dakilang ina na nag-aalaga ng aking mga anak. Yan. Si Ella at saka si Jedi. Yes. At syempre, Bishop, si Kuya Saldi Carlos na nasa bahay din ba si ngayon. Kuya Saldi? Yan. Kahit na hindi ko pa siya nakikita rito, pero inaabangan niya na po tayo. Yan. Okay, Kuya Saldi, saan ka man naroroon? Diyan ka lang muna. Dito lang kami. Dito lang kami. Saan ka man naroroon, Saldi? Yes. Si Pastora yan. Jasmine. Hello po, Pastora. Yes, happy birthday, Mother Helen. Yes. Live na po tayo ngayon, Pastora Jasmine. Sorry po, kanina ko lang nabasa na kagabi yung celebration ng birthday ni Mother Helen. Na-miss ko po yun. Kaya pala pagbukas ko kanina, sabi ko bakit may handaan. Pwede kayong sumilip naman doon, Bishop eh. Diba, napakalapit lang sa inyo, no? Oh, kaso, nasa ano, mission ako kagabi eh. Walang signal do sa kinaroroonan ko kaya hindi ako nakaano sa kanya. Yan. Grabe itong ating nakipagbaka sa panalangin. Itong ating ina ng church, si Inay Helen, di ba? Ang dakilang inay ng church. Thank you po for joining us sa ating 106 na edisyon. Grabe. Buti naman, Bishop, naalala niyo pa. Taga. Ako hindi ko na matandaan. Na 106 na pala tayo. Oo, 106 yung mga na nag-escape, po. Siguro hindi niyo na sinama yung mga live niyo sa bahay.
sinama. Oo. Kasi dami nun eh. No, hindi natin sinama yung ano yung hindi tayo nakapag ano. So yung na ano lang natin na na live at na join. So na cross link. Yun, kasama po 'yun. Yun, salamat po sa mga kapatid. Alam ko po kayo po ay miss na miss niyo nang makipagkwentuhan din sa amin. Kaya kayo po ay mag ano lang po, maglagay po ng inyong mga comments. Opo. At katulad po ng ating nakagawian, magparamdam po kayo. Oo, magparamdam po kayo bago tayo manalangin, Kuya Janelle, kasi nagpreo kanina eh. So ikaw naman. Sige. Para sa ating bansa, ma-repeat yung prayer ko kanina. Alam niyo po, Bishop, isa yan talaga sa pinakagustong-gusto kong simula sa programa ng TATNB. Yung ating na yung panalangin. Ating bayan, yan. Maidulog natin lagi sa Panginoon. Yes. Nasa ang aspeto na po ba tayo ngayon, Bishop? Nasa kalahati na po ba yung vaccine natin ngayon? Wala pa, no? Wala pa kasi 1 million mahigit pa lang yun na yung target, at least 75%. No? Sa palagay niyo po, Bishop, yan ba ang solusyon talaga? Para, actually, sabi ng World Health Organization. Para matigil na yung virus na to. No pa rin eh. No pa rin. Kasi walang kasigurahan. Pagka ikaw po ba yung na-vaccine, titigil hindi ka na mahahawa. Hindi ka na mahahawa. Oh, titigil na po. Ang lahat ng sagot nila. Hindi. Maybe. Oh, tapos, hopefully, maybe. Walang kasiguraduhan. At meron kasi ako isang friend dito na na-vaccine na. Pero, nahawa pa rin daw. Sabi, anong sense nung nagpa-vaccine pa ako, pero nahawa pa rin ako. Kasi may di ba, biglang may lumabas na mga variant. So, yung vaccine na ginawa nila, para doon sa original. So, hindi tatalab doon sa mga variant na, ano. Ang bihira naman yun. Kaya wala silang kasiguraduhan. Eh, sinasabi nila, marami daw variant yan. Hanggang 7 pa raw yung variant na yan. Talagang, so, ang kasiguraduhan na lang talaga natin ngayon, is walang iba yung vaccine na nagmumula sa dugo. Amen! Yan ang pinakamatinding vaccine. The blood of Jesus. Diba? Sa Egypt po, nung magkaroon po ng matinding, yung pandemya, namatay po yung buong-buong bayan, no? Marami pong namatay. Pero yung napahiran ng dugo ng kordero, ang kailang tahanan at mga hamba sa pintuan, hindi po sila dinaanan nung salot, nung nagkaroon ng matinding salot sa Egypt. Kaya, talagang yun, doon nagsimula yung lockdown, no? History ng lockdown. Talagang ginamit doon yung word na shut your door. Opo. No? At hayaan yung lumipas ang puot ni Yahweh. Tsaka kung yung siguro, Bishop, kung mayroong matigas ang ulo noon, kahit na may dugo yung hamba nila, kung lumabas sila, sigurado. Hindi sila hindi sila ligtas. Kasi, baga may boundary pa rin talaga na ibinibigay ang Diyos sa atin. Para, kailangan walang lalabas. Shut your door and then stay at home. Okay. Lockdown yung word na ginamit sa ibang version. Kaya nga po, sa panahon na to, kung pakiramdam natin ay kinukulong talaga tayo sa bahay natin, tingnan din po natin yung mga biblical na history. Amen. Bakit Amen. Hindi tayo kinakailangang lumabas. Lalo-lalo na sa panahon ngayon talagang bukod sa curfew, di ba? Hindi naman siguro masama na magpasakop tayo kung ano man yung gusto ng ating gobyerno. Ang pinakamaganda kasi yung layunin ng Lord, di ba? God allows everything to happen, but at the end, yung purpose pa rin ng Lord ang marirebuild. Amen. At naniniwala po ako, dahil po sa sobrang busy ng mga tao sa buong mundo, ito yung panahon na ginamit ng Lord, itong pangyayaring ito, para yung gospel ay ma-preach sa lahat ng mga tao na napapakinggan nila. Grabe. Diba? So, since sila ay nasa loob ng tahanan, yung mga social media ngayon, sandamukal yung mga preacher, mga evangelist, dahil hindi nga makapaghayo. So, ginamit po nila yung tool, ito pong internet, social media, at mga iba pang mga tri-media para ang ebanghelyo ay mapalaganap sa buong mundo. And according to the reports, ay maraming po ngayong nagiging na kakakilala sa Panginoon, especially sa Saudi Arabia, sa Brazil. Di ba yung mga tao po lumuluhod sa kalye, nagsisisi, humingi ng tawad sa Panginoon. So ito po yung yung pagkakataon na yung pangyayaring negatibo ay gagamitin ng Diyos para sa positibong layunin. At ito po yung magandang pagkakataon. At saka, Bishop, sayot natin sa gusto, ang mundo talaga papunta na sa pagkaluma.
Oo, wala tayong magagawa eh. Naluluma na ang mundo, kaya imposible. Binabati po natin yan si Chris Joy Gallegos. No, Chris Joy, blessed afternoon po sa iyo. Kanina sa ating nag-live po ako bago pumunta rito, inviting them, mm-hmm, si Brother Ian Ramsey Bumate. So, from United Kingdom, Brother Ian Ramsey. God bless you. Blessed Wednesday, everyone. God bless Pastor Art and Pastora Ami from Hi Directo. Yun! Grabe po. Maraming pong salamat for joining with us sa ating live ngayon. So kung meron pa ho kayong pahabol na prayer request bago po manalangin si Kuya Janelle, pwede nyo na pong i-type. At kung hindi man pumasama ngayon, mamaya po, yes, bago tayo magtapos sa ating program. Nag-sign na si Kuya Joseph ng break. Pagbalik na lang po. Sige po. Okay na. Tuloy natin ang panalangin muna. Sige. Okay po. So yan po. We will pray for our nation and for yung ating problema patungkol po dito sa pandemyang ito. So, sige po. To God be the glory. Tara, thank you, Jesus. Halina po kayo. Inaanyayahan po namin kayo na sama-sama tayong lumuhog, dumulog, at magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon sa amen kanyang banal na trono. Praise Hallelujah. God. Thank you, Jesus. Purihin ka po, Ama namin. Hallelujah. Sa iyo po ang aming pasasalamat. Sa iyo po ang aming pagsamba. At higit sa lahat, sa iyo po ang aming pagtitiwala. Aming Diyos na manunubos. Aming Diyos na aming mangingibig. Aming Diyos na tagapagligtas sa lahat, Panginoon, ng mga nangyayari ngayon sa aming bansa. Ito po, Panginoon, ay ipinagkakaubaya namin sa iyo. Wala po kaming kayang gawin, wala po kami kayang tapusin, Panginoon, kung ikaw po ay wala sa aming bayan. Kaya sa iyong mga kamay namin ito lahat, Panginoon, inilalagak. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy nga po yung karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo upang maunawaan namin yung mga nagaganap sa aming bayan. Ito po, Panginoon, ay pagkaloob mo sa amin. Higit sa lahat sa iyong mga tagapanguna na ginagamit upang malaya din namin maibahagi, Panginoon, yung naisin mo, yung mga gusto mo, Panginoon, na mangyari sa aming bansa. Thank you, Lord. Nawa po, mailathala namin sa programang ito, maisaayos at maibahagi namin ito ng nararapat sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng iyong tinig, sa mga tao na nangangailangan ng iyong mga salita. Kasama rin po kami, Panginoon, ng mga ginagamit mo. Patuloy mo kami lukuban, patuloy mo kami, Panginoon, puspusin ng iyong banal na Espiritu. Amen. Nawa po, Panginoon, sa mga oras na ito, katagpuin mo po ang aming mga uhaw na kaluluwa. Katagpuin mo po yung mga kapatid namin na hanggang ngayon ay nanlulupaypay, yung mga batbat ng problema, yung mga kapatid namin na nakaratay sa banig ng karamdaman, at even din, Lord, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nasa gobyerno, mga matataas na nanunungkulan, higit sa lahat sa aming presidente, ikaw po, Panginoon, ang siyang mangusap sa kanilang mga puso. Paghariin mo po, Panginoon, yung tamang paghatol, yung tamang paggawad ng batas sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, na tagapanguna ng bayang ito. Sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, ikaw po ang aming kinikilalang Diyos. Wala pong karapatan ang kaaway na makapanggulo o makapanghimasok sa pagtataguyod ng iyong mga salita sa bansang ito. Patuloy kami, Panginoon, umaasa na ikaw pa rin po ang siyang kikilos, ikaw pa rin po ang siyang mananaig sa gitna ng pandemyang ito. Nawa po, Panginoon, sa mga kasalanan pa namin na nagiging dahilan upang hindi mo kami marinig, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, Isaiah 59:2, kung kami, Panginoon, ay marumi, ikaw po, Panginoon, ay hindi didikit, ikaw po ay hindi titingin sa amin. Nawa po, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong tinapos na gawa, ng iyong anak, bugtong na anak na si Jesus, kami po, Panginoon, ay linisin mo, suriin mo po, Panginoon, yung kaibuturan ng aming mga budi at isipan, upang nasa gayon, kami po, Panginoon, ay tuloy ang makapagsuko sa iyo ng aming mga kahinaan. Lalo-lalo na sa mga kasalanan na
Hanggang ngayon ay nagagawa pa rin namin. Ito po, Panginoon, ay lupigin mo sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ay iwaksi mo sa aming mga daraanan, anuman yung mga tukso, even din, Lord, yung mga salot. Ito po, Panginoon, ay ilayo mo sa aming mga tahanan, ilayo mo sa aming mga daraanan, lalo-lalo na, Panginoon, sa mga kapatid namin na walang ibang inaasahan kundi ikaw po lamang. Salamat po, Panginoon, sa napakalaking pribilehyo na ibinibigay mo sa programang ito. Thank you, Jesus. Upang umailan lang, Panginoon, ang iyong mensahe sa mga tao na nangangailangan ng kalakasan, sa mga tao naghihintay ng iyong tinig. Kami po, Panginoon, ay tuluyan nga po na nagpapakumbaba sa iyo, nagpapakupkup. Inaamin namin palagi, Panginoon, na sa programang ito na walang ibang Diyos na siyang aming itinataas at tinatanyag kundi ikaw po lamang. Amen. Aming Panginoong Jesus na siya nagbibigay, Panginoon, ng katagumpayan sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga ministeryo na kinasasakupan, lalo-lalo sa programang ito, ng buong programa ng UCAP Station, Panginoon. Thank you, Jesus. At nawa po, Panginoon, sa mga kapatid namin na mayroong kahilingan sa iyo na personal, naniniwala kami, Ama, na ikaw ang Diyos na siyang umaabot na sa mga oras na ito. Maging, Panginoon, sa mga kapatid namin na hindi ka pa lubos na nakikilala. Nawa po, sa programang ito, ito ay maging daan, maging tulay ito, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makakilala sa iyo ng lubos. Gamitin mo lamang po, Panginoon, ng yung mga abang lingkod sa lugar na ito, lalo-lalo na sa aming tagapagsalita sa oras na ito, sa aming buting bishop, kay Pastor Larry de los Santos, Panginoon. Ang mga salita mo na siyang ninanais namin, Panginoon, na maging sandigan namin sa aming buhay pananampalataya, ay maidagdag ito, Panginoon, sa aming lakaring spiritual, Panginoon, habang kami nabubuhay sa mundong ito. Thank you so much din, Lord, sa mga kapatid namin na nagiging kaisa namin sa pagtataguyod, Panginoon, ng ministeryo mo sa lugar na ito. Simula sa lahat ng mga nasa Studio 1 at nasa Studio 2, Lord, ng UCAP, patuloy po yung kalakasan, yung pag-iingat mo ay patuloy na sumamin. At yung kapangyarihan nga po, Panginoon, ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita ay patuloy at patuloy, Panginoon, na mangibabaw sa lugar na ito. Wala po kami ibang dalangin, Panginoon, na kundi ang lumawig pa, lumawak pa, Panginoon, ang mga inaabot ng programang ito. Ito lamang po, Ama, ang aming samot na dalangin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus at kasama ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Amen, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank Diyan you, lang po kayo. Huwag kayong aalis. Kami po yung magbabalik para makarinig po tayo ng iba't ibang commercial break. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Yeah.
deserves the honor and glory alone. Itataas ang ngalan mo sa pagsikat, paglubog ng araw. Kalawalatian ay sa iyo. Sasambahin ka ng lahat. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Welcome back to today's broadcast of UCAP TATNB! Tinapay at Tubig ng Buhay! Palapakan po natin si Lord! To God be the glory! Nakakamiss talaga, Bishop. Ayan, nako! Binabati po natin si Ate Daisy Zoles. Yes! Ayan, siyempre si Ate Rose and Ninang Madam Beth Elizabeth from Espanya. Ayan. Ayan, nasa TATNB ka. Nandito po sila. Dito naman po ako sa UCAP. Binabati po natin si Manolet Tongco from Marulas. Yes. Tessy Lorenzo from Spain. Yes, at syempre, shoutout daw kay Kuis Joseph, sabi ni Kuya Saldi Carlos. Yan, pa-stream daw. Okay, hi Directo. Blessed Wednesday, everyone. God bless Pastor Art and Pastora Army. May special yes request po, kay Joseph. Yes po, kaalitan po nila. Pa-stream daw po nung first album ni Kuis Saldi. Apo, Ron Doringo Pelonia, shout out po. Yan. Siyempre po ang Martinez family. Kami po yung nakikiisa sa nakikidalamhati po. Condolence po sa buong family Martinez. Hindi lamang po sa bayaw nila, nakamakailan po ay umalis na si Kuya Rod. Ngayon po yung sinundan to ng kanilang kapatid na si multi-talented na si Kuya Ernie. Singer siya, kaboses siya ni Gary Valenciano. Paborito niyang piece ay Take Me Out from the Dark, My Lord, at saka Natutulog Ba ang Diyos. Siya po ay isang drummer, pianista, choir director, at lahat po ng gitara kaya niyang tugtugin. Multi-talented. Para si Kuya Joseph din. Bagamat siya po ay bata pa lang siya, na polio na siya. Pero ma-imagine mo kung paano niyang nagagalaw yung dalawa niyang napakaliliit na paa. At yun yung pilang niya sa drums ginagamit niya. So magandang lalaki naman po, dahil laki-laki ng dibdib lumaki yung dibdib pero yung paa hindi lumaki. So yun, nag-hello din po si Kuya Rams Bishop. Oh, si DJ Rams, no? Hello din. Kasama ko po yan sa live nung Webes, kasama si Boss Kevin at saka si DJ Lochelle from saan, sa Bulacan, sa Bukawi. Si Ron Doringo Pelonia po, binabati po namin. Sabi ni Pastora, live na po ba? Yes! Live na live po. Hello po, Kuya, si DJ Pastora. Rems. God bless din sa'yo, DJ Rems. Sino pa po ba? Oh, syempre po, ang ating pastor, Pastor Enrico Dizon. Yan. Nakikitanawan si Mami Beth watching eh. So okay, nakikitanawan lang po siya. Mamaya pa, buhay belo lang yan. Baka tulog pa, kaya pa watch-watch lang. Arturo Perer, exactly kapag ikaw nauuhaw at nagugutom, wala ka pang relasyon sa Panginoon. Thank you po, Arturo Perer. Kapag ikaw daw ay nauuhaw at nagugutom, wala ka pang relasyon sa Panginoon. Mabiyayang lahat po. Mabiyayang araw para po sa lahat. Kay Merlin Raquel Corpus. Yan. So, to God be the glory. Maraming po salamat for engaging with us today. Yes. Yan. So, darakong po muna tayo sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Mamaya na po natin uli makipag-engage sa ating mga kapatiran. Ang ating pong pag-uusapan na tinapay at tubig ng buhay po ay nasa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Unang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, kabanatang 12,
talatang 12 po. Ito po yung tungkol sa isang katawan. Ngunit, maraming bahagi. Yan. Andiyan po ba kayo? 1 Corinthians chapter 12, beginning with verse 12 hanggang sa verse 25 po. Yan. Hanggang verse 25. Isang katawan, ngunit maraming bahagi. Alam mo, itong tamang-tama itong pandemyang to, ito yung nag-ano sa atin eh, nagtutulak sa atin para magkaisa tayo as a nation. Amen. 'Di ba pagka mayroong mga kalamidad, makikita mo po yung ano, yung damayan, spirit of bayanihan, spirit of cooperation, spirit of love, 'di ba? Mas nakikita 'yun sa panahon ng ano, ng mga kalamidad. At syempre Bishop, hindi na siguro as a nation, ito yung panahon din na as a church, magkaisa talaga. Yes, as a church. Huwag mo nang mga sa lahat. Oo. Sekta-sekta. Oo. Sa totoo lang, di ba? Mm-hmm. We are living in one world. Diba? Mm-hmm. Isang mundo lang. One earth. Mm-hmm. Tayo po ay one human race. One God. One Lord. One baptism. Puro one eh. Di ba? Kaya ito po yung panahon na tayo dapat magkaisa. Naalala ko po nung nagkaroon ng tagutom sa buong mundo sa panahon ng mga unang kapatiran sa iglesia ng Aklat ng Mga Gawa. Di ba? Nagtulong-tulong po yung mga kapatid. Amen. Sa buong mundo para tulungan yung mga naghihirap na mga kapatiran. So, yung pong panahon ng crisis, panahon ng pandemya, ito po yung tamang panahon para magkaisa-isa lahat. At saka, Bishop, hindi naman ganun kayaman yung mga panahon na yun, di ba? Hindi naman sila ganun kayayaman. Oo. Tsaka yung technology nun, hindi ganun ka-advanced, di ba? Pero nung pinagsama-sama nila yung mga napagbentahan, di ba? Ang dami nilang natulungan. Oo. Kaya nga eh. Mm-hmm. So, ganun din po ating dalangin na sana po, panalangin namin, talagang prayerfully and hoping na isang tabi muna yung mga politics na yan. Yun. Mamaya-maya na muna yung kulay. Wala yung blue, wala yung dilaw, wala yung pula. Dapat po, isang bansa, isang diwa, isang lahi na magtutulungan para makaahon po tayo sa pandemyang ito. Amen. Diba? Kasi kailangan talaga nating magkaisa sa ayaw mo't sa gusto. So nawa po yung pag-aaralan natin ay maging isang hamon sa atin ngayon kung paano po tayo na maraming bahagi pero iisang katawan ni Kristo. So ang ating pag-uusapan po, paano mapapahalagahan ang katawan ni Kristo? Sino po ba yung katawan ni Kristo? Maliwanag po sa Biblia that the body of Christ is no other than the church. Amen. Tayo po yun eh. Tayo po na tinawag mula sa kadiliman, kaya nga Ecclesia eh, the called out. Amen. Ones. Yung pong nasa kadiliman, tinawag tayo at tayo po'y dinala sa kaharian ng Diyos sa kanyang kaliwanagan. Kaya nga po yung sabi ni Pablo sa 1 Peter, I mean, sabi po ni Peter sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 2, verse 9, paborito mo rin, life verse. Amen. Mo rin to, kaya dyan yun, di ba? For from you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Grabe. People belonging to God that was called out of darkness into His marvelous light. Yes. To declare the praises of Him. Amen. Yan. Si Manolet Tongko po, katulad na katulad yung get up ko nung Sunday. Dilaw, tapos naka sombrero, tapos naka suit, no? Nakataksido. Eh, kala ko nga ako yun eh. Tinan mo si Manolet. Yan yung ano niya, profile niya. O yung profile niya. Parang ako eh. Kala ko nga ako. Baka kakambal ko to. Manolet, kakambal ba kita? Tinan mo yung Sunday service ng PCMI Manila. Parehas na parehas tayo ng get up. Nakadilaw ako sa loob, tapos black yung aking suit, tapos nakasombrero din ako. So parehas na parehas tayo ng get up. Si Manolet Tongko po is from Marulas. No, Marulas, Bulacan. Yan. Tama ba? Watching Bulacan po sa Marulas. Yan, sa Marulas nga. Dati diyan kami dumadaan papuntang Mountain View eh. Diyan sa Marulas, sa Marilao, diyan ang dumadaan. Hanggang magawa na po yung expressway, yung highway din po diyan sa Tungko.
Kailan kay Rico pala yung trending nung nakaraan sa Muson, no? Oh, Barangay Muson. Oh, yung dalawang beses sila nag-trending. Yung sa lugaw. Una, yung lugaw ay hindi essential. Opo. At pangalawa, yung dalawang babae na parang nananadya. Opo. O na nag-order ng lugaw. So, pinakulong sila ng mga barangay. Parang pinamigay lang po sa mga barangay official. O, para daw kasi nakapang-iinsulto. Yun lang. Dahil nga, nag-trending yung at alam mo ba na trauma yung ano yung nagdi-deliver ano ba tawag doon yung riders. Rider mm-hmm. na trauma po kasi pinagtulong-tulungan siya ng barangay official at hindi na po natin tatalakayin mm-hmm. kasi nagpile na ng kaso yung kawaawang riders. So let us pray na maayos aral din po na lang yung, po yan. Oo. Yeah. Minsan talaga dumarating tayo sa buhay ng ganyan, di ba? Maraming mga pangyayari, maraming mga hindi natin maunawaan. Pero, at the end of the day, lesson learned. Halos malagay yung lesson. Halos lahat ng tao ngayon kasi may ganap, ano? Oo, talagang grabe po, no? Eh, kung tayo sasabay, talagang iinit ang ulo mo. Magkagulo diba? Lang. Ang dami po ngayon, pagka konting masamang pakaramdam. Alam mo, hindi lang COVID ang nakakamatay ngayon, yung atake sa puso. Kasi, pagka nakaramdam sila na hindi maganda, natutuluyan eh. At saka yung isang preaching nung doktor na narinig ko, Bishop, ang galing nung pagkakapaliwanag sa pandemic. Mm-hmm. Ang pumapatay daw sa pandemic, hindi naman daw yung virus eh. Ang pumapatay daw sa pandemic, yung takot. Yung takot, fear-demic. Grabe yung... Yun, totoo yun. Yung, totoo yun. Totoo yun. Pag nanaig daw, siya doktor na siya. Oo. Kasi yung pagka ikaw ay nagkaroon ng takot, mm-hmm. yung immune system mo, nagda-drop eh. Opo. So, wala ka ng lakas para labanan yung pumasok. At saka kahit may oxygen ka raw, maninikit yung paghinga mo kapag yung takot. Ka. Kapag yung tumatakot, pumasok na sa utak mo, kakalat na sa buong katawo mo, kaya kahit may oxygen pa nakasalpak sa'yo, yung shortening of dig-dig breath, talagang grabe. Kaya nga, hindi pwedeng magkamali ang Bible na sinulat niya mm-hmm. ang 366 na kautusan mm-hmm. na huwag kang matakot. Kasi grabe, alam no? ng Diyos mm-hmm. na ang tao, as nature po ng tao, ay mm-hmm. punong-puno ng pagkatakot. Grabe. Imagine mo, 366 verses mm-hmm. from Old Testament to New Testament, God is commanding us not to fear. Huwag kang matatakot. Even si Peter nga, Bishop, di ba? Lumubog eh. Ba't ba lumubog si Pedro? Diba? Imagine nyo po yun, nakalakad si Peter, di ba? Imagine mo yung faith ni Peter, Lord, ikaw yan, sabi niya, kung ikaw po yan, parehanin mo ko, palakarin mo ko. Mm-hmm. And then Jesus said, okay Peter, lakad ka. Nakapaglakad siya, imagine mo yung faith ni Peter, mm-hmm. pero dahil sa takot niya, ano nangyari? Lumubog siya. Kaya ganun na maraming, ganun ang nangyayari sa mga taong kaya nakatakot. Kaya nga maraming kahit Christian na Bishop, lumulubog pa rin. Totoo. Hindi natin pwede sabihin na ano na tayo eh. Nakakalungkot man po pangyayari. Pero ikukwento ko sa'yo. Nung Sunday po, meron ako isang kapatid na kausap. Pinaghaharian siya ng takot. Nako. Siya po yung, naalala mo yung naging guest natin si Mariam, si Ivana, sa evangelistic concert natin sa Kaingin, sa Barangay Apolonio Samson. Mm-hmm. Naalala mo yun? Mm-hmm. Yung videographer natin. Mm-hmm. Siya yun, mm-hmm. si Archie Poliencio. Kausap ko siya nung gabi, nagpray kami, kasi grabe daw yung takot na nararamdaman niya. At nakita, nalaman ko na siya po pala ay talagang sobrang taba. Mm-hmm. Tuesday hindi na siya makontak. Mm-hmm. Tapos noon Tuesday ng gabi nag-usap kami. Ba't tumaba na tumaba, Bishop? Eh kasi nga, di ba lahat ng tao nasa bahay? Parang stress so, kain eating. Kain na ng kain. Yan po, di ba? Kain na ng kain, di na makapagtrabaho. Usong-uso yan, Bishop, yung stress dinadaan sa kain. Oo. At ang nangyari, nalaman niya na namatay po sa atake sa puso. No. So, ingat po kayo. Kaya napakasarap po na habang kayo nakaupo, pag-aralan po natin ito sa salita ng Diyos para ito po yung magbibigay Amen. Sa atin ng lakas laban sa anumang uri ng pagkatakot. Tsaka po, Bishop, naalala niyo yung agrumento namin nakaraan sa FB. Mm-hmm. Para lang to doon sa mga taong mayroon ng positive na. Ibig sabihin yung positive na sa COVID at syempre para din sa mga positive yung pag-iisip. Ah, oo. Yung nag-post kasi ako na di bali na mawalan ka ng panlasa, wag lang ng pag-asa. Totoo po yun, no? Kasi 3 days, Bishop, wag kang kumain, mabubuhay ka pa eh, di ba? Kahit mag-fasting ka ng 40 days eh. Pinakamatal ko pong fasting ay 15 days.
Tapos 3 minutes na malunod ka sa ilan ng tubig, mabubuhay ka pa eh. Mabubuhay ka pa. Pero yung 3 seconds na mawalan ka ng pag-asa. Ay nakong, matigurado. Yung segundo lang na wala ka ng pag-asa, di ba? Kaya nga marami nagpapakamatay Kasi hopeless na. Opo. Pag ikaw ay nagkaroon ng ganyang dilema, hopeless, ay nako, talagang mag-goodbye earth ka. Yan na po yung kadugtong ng takot eh. Pag yan, nakapasok na yung takot, yung pag-asa mo unti-unti namamatay na. Oo. Talagang ito pong panahon to, ay kinakailangan palakasin natin yung pananampalataya kay Lord. Para lahat ng uri ng pagkatakot ay mawala sa ating puso. At saka Bishop, ilan yung sinerbisan natin nakaraan na puro ang kaso is suicidal, di ba? Oo, di ba? Ilan yung mga nagpakamatay na yon? Grabe. Tapos ito po, alam niyo po, hindi po ako nagpapasalamat dahil may mga namatay po. Pero ito po yung bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil ginagamit ng Panginoon yung pangyayari para yung gospel ay ma-preach sa mga Amen. Taong naroon sa lugar na yon. Kaya nga, di ba sabi ng Ecclesiastes 7, mas mapalad ang mga taong pumupunta sa bahay ng namatayan Amen. Kaysa sa bahay ng may handaan. Sapagkat ang kamatayan ay higit na mas malaga kaysa araw ng kapanganakan. Amen. We did. At saka Bishop, encouragement ko rin din ngayon sa mga nag-positive o hanggang ngayon nag-positive pa rin na ng test nila sa COVID. Ito yung panahon na huwag ka nang magpaka-negative. Positive ka na nga sa COVID, eh, tapos negative naman. Magde-negative ka pa. Negative naman yung utak mo. Kaya positive pag nag-positive ka sa COVID, kailangan mag-positive ka rin sa pananampalataya. Amen. Yun po, sasabog, di ba? Pag, oo, para positive. Para hindi ka pagharian ng tao, ng takot Amen. At pangamba. So, ayan po. Hallelujah. Babasahin na po natin itong 1 Corinthians chapter 12. Ito po pag-uusapan natin, paano mapapahalagahan ang katawan ni Kristo. Sa verse 12 po hanggang 13. Yan. Unang mahalagang bagay. Start with the letter S. Yan. Hayaang ipagdiwang ang pagiging isa natin kay Kristo. Amen. Sa verses 12 and 13, maganda po yung sinabi dyan ng Apostol Pablo eh. Una po, hayaang ipagdiwang ang pagiging isa natin kay Kristo. Hallelujah. Bakit po? Ano ba sabi ng sulat ni Apostol Pablo? Verses 12 and 13. Yan, basa po, Kuya General. Ito po ang sabi, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Amen. Verse 12 lang po yan, Bishop. Okay, 13. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binautismuhan na sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Wow! Amen. Diba tayo daw po ay binautismuhan ng iisang espiritu para maging isang katawan. Amen. Kaya nga unang bagay po para mapahalagahan natin ang katawan ni Kristo, letter S po yung una. Ano po yung una? Hayaang ipagdiwang. Ipagdiwang ang pagiging isa natin kay Kristo. Yan. Nung Monday sa ating Zoom Bible study, pinag-aralan natin yung runaway slave na si Onesimus at pinagkasundo sila ni Apostol Pablo. Imagine nyo, master and slave, pinagkaisa sila. Patawarin ni Philemon si Onesimus. At dahil sila'y magkapatid sa Panginoon, nagawang patawarin ng master yung kanyang alipin. Kaya nga sabi dito, wala ng Grego, wala ng Hudyo, wala ng alipin, walang tayo po ay iisa na sa Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, babalik po tayo para sa isang commercial break. At kung hindi pa ho kayo nagsusubscribe sa ating Christian Music Hub, ito po yung pagkakataon para kayong mag-subscribe para lahat po ng mga awitin ng Filipino Christian artists ay ating mapakinggan at mapanood at ma-download sa ating Christian Music Hub. Mura lang po. Just type lang po. Type nyo lang po, Christian Hub. Christian Music Hub. Sa ano po yan? Sa Play Store. Yan. At pagkatapos po, ayun na. Sa halagang 395 pesos, isang buong taong... Teka,
Tumaas ka. 350 lang. 350 lang po sa loob ng isang taon. So, 70 cents per day. Yan. Sorry po, ha. 350 lang pala. Tubo ko na yung 45 yan pesos. Po. Babalik po kami. Arlene Estoloza Octit. God bless you, kapatid na Arlene. Wow, salamat din po, Ate Rose. Be optimistic. Opo, napakaganda pong ano yan, pananaw. Maging optimistic po tayo. Amen. Huwag pessimistic. Opo, mapipessimistic tayo. Amen. Yahoo doon. Yan, so, babalik pa po. Pagkat ito'y natagpuan lang sa'yo, dahil sa'yo buhay ko'y malaya na, dahil sa'yo ako'y nabago na. Huwag mahiya, halina, sumigaw ka, sumigaw ka, sumigaw ka, sumigaw ka, hallelujah, sumigaw ka, sumigaw ka, sumigaw. From the Father that seemed much deeper. Each passing day, by second or an hour, a love without dismay, but with awesome power. How great and merciful, the kindness so real of the Father, a never present wonderful, is the lover of my soul. Great is thy saving grace, sanctified by the blood of Jesus. In the cross you showed a pure and perfect O Jesus, set upon the path, and in your likeness I cast from your eyes. I cast a flame in the glow, a reflection of thyself, a constant reminder of a pure and perfect love. How great and merciful, the kindness so real of the Father,
Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Welcome back to today's broadcast of UCAP TATNB! Tinapay at Tubig ng Buhay! Palakpakan natin si Lord! Thank you, Kuya Zaldi! At thank you rin! And perfect love! Yes, salamat daw. Sabi ni Pastora Jasmine, may nanalo na! Yes. Kuya Joseph, salamat daw po sa pag-play. Thank you po, Kuya Joseph. Alam niyo, Kuya Zaldi, at saka sa ating mga tagapakinig at mga manunood, kami po yung nagpapasalamat sa Diyos. Kasi yung mga awitin ng ating mga musikero, tagapag-ibig po kasama sa top 10. Hallelujah. Yung pag-ibig, United Worship in Me. Nako. Yung One Quest, yung ating mga youth, opo, kasama din. At syempre, si Kuya Zaldi,
ang pure and perfect love. Lalo na siguro. Wala pa yung sayo dun, ha? Opo, parang top one siguro to si Guess Aldi. Oo, pambihira. Congratulations po for DJ Happy. Opo. Kasi number one pa rin siya dun sa ating Christian Music Hub. Kaya, to God be the glory. Yan! Kaya po, marami-marami salamat po mga kapatiran natin all over the world for patronizing Filipino Christian salamat music. Po. Kung tayo po ay nagda-download ng mga awitin ng mga Power Ranger tulad ng Hillsong, Bethel, at kung ano-ano pa, eh dapat po natin tangkilikin ang sariling atin. Amen. Tandaan niyo po yung sinabi ng ating mga bayani, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pang malansa kaysa sa isda. Kaysa sa isda. Yan! Kaya nga po, atin pong ikagalak ang mga awiting Pilipino. Yan. Lalo na pagdating sa papuri sa Panginoon. Yes, lalo na po. Kasi iba po ang anointing ng mga awit na Pilipino. Amen. Kasi we are anointed to worship the Lord. Kaya po, sabi nga nung mga kakilala kong mga American preacher, mga evangelist, hindi ka pa nakapagsamba hanggat di mo nakakasama ang mga Pilipino na sumamba sa Diyos. Wow. Ganun yung kanilang komento eh. No? Kasi nakita talaga nila na iba ang mga Pilipino kapag nag-worship kay Lord. Yan! To God be the glory! Yan, tuloy na natin Kuya Jenel. Nasa so, letter H pa lang tayo. Nasa letter na po tayo para natin paalagahan ang katawan ni Kristo. Una po, ano yung una? Start with the letter S. Hayaang ipagdiwang ang pagiging isa natin kay Kristo. Amen. So, hindi po nahati ang katawan ni Kristo. Tayo po ay isang katawan lang and dapat tayong magalak at makisaya. Amen. Kasi wala ng Grego, wala ng Hudyo, wala ng Alipin, wala ng Malaya, wala na pong mayaman, walang mahirap, tayo ngayon ay iisa sa Panginoon. Pangalawa po, nasa susunod na talata. Yan. Verse 14 hanggang 16. It starts with the letter A. A meaning, kailangan natin ang ano? Ang isa't isa at di pwedeng mag-isa. Amen. Ulitin ko po. Letter A. A meaning, kailangan natin ng isa't isa at di pwedeng mag-isa. Naalala ko yung napakagandang quotation. No man is an island that can live alone. Diba? Mm-hmm. Kaya ang aminin natin na kailangan natin ng isa't isa, hindi pwedeng mag-isa. Sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga kalamidad, hindi pwedeng nag-iisa ka eh. Amen. Kailangan mo ng katuwang, kailangan mo ng kasama, kailangan mo ng mga tao na alalay sa'yo. Lalo na po sa panahon na ikaw ay may mga pagsubok sa Amen. Buhay. Yung mga taong lagi nag-iisa, delikado po yun. Pagka may pagsubok, nag-iisa ka. Ay, nako, madali yung tukso. Madali yung tukso. Kaya nga po, ang essence ng fellowship, according to Hebrews 10:25, we need fellowship because we need to encourage one another. Diba? Huwag niyong kalilimutan ang dumalo sa mga pagtitipon katulad ng nakaugalian na. Mm-hmm. At ano raw po ang dahilan? Anong purpose? Bakit may fellowship? To encourage one another. At saka sa lahat ng labanan, hindi pwedeng one-man team. Oo, hindi pwede. Di ba, maski po sa, ano, sa sports eh. Di ba, sa basketball, sa mga team games, hindi ka pwedeng magsolo, hindi ka pwedeng mag-isa, hindi ka mananalo. Mm-hmm. Di ba, sabi nga po, individual talents win award, but teamwork wins championship. If you want to be champion, eh kailangan nating makipagkaisa. Hindi ka pwedeng nag-iisa. So, ayan po. Basahin natin 14 to 16. Kuya Janelle. Sige po. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Yan, maraming bahagi po. At hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Mm-hmm. Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Kung panay mata lamang ang buong katawan. Ano itsura?
paano ito makakarinig? Yan. Para kang pinya kung purong mata, di ba? Kung panay-tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Yes. Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi. Ngunit iisang katawan lamang. Praise God. Tuloy pa po. Or 20... Hanggang yun muna. Okay po. So yung pangalawa po, a meaning, kailangan natin ng isa't isa at di pwedeng mag-isa. Hindi pwedeng sabihin na mata siya, hindi siya bahagi ng katawan. Hindi pwede yun. Imposible yun. Kasi magmumukha kang pinya kung puro mata. Magmumukha ka namang octopus kung puro paa. O puro galamay, di ba? Hindi maganda sa isang tao. Nakakita ka na ba ng tao na maraming galamay? No? Hindi po pwede. Ang alam ko pong merong 8 muscle lang ay ang bibig, ang dila. Kaya yung dila po na may 8 muscle, walang kapaguran yan eh. Di ba yung mga tao pong mga chismosa? Buti na lang po, may batas na ngayon. Isa ng krimen ang mag-chismis. Sabi nga po doon sa nabasa ko sa FB, kung ang chismis takamamatay, wala na akong kapitbahay. Grabe daw po, no? Kung ang chismis nakakamatay, wala na raw siyang kapitbahay. Alam niyo po, isa lang po ang may 8 muscle. Yung dila. Eh, hindi naman po pwedeng puro dila ang tao. Di ba? Mm-hmm. Hindi po pwede. Eh, kailangan po, aminin mo na kailangan ng isa't isa at hindi pwedeng mag-isa. Pangatlo po, it starts with the letter L. Letter L po, laging. No? Yan, laging ipagpasalamat. Alin po ang dapat natin ipagpasalamat? Laging ipagpasalamat ang pagiging kakaiba ng bawat isa. Amen. Yan. Ulitin ko po. Laging ipagpasalamat ang pagiging kakaiba ng bawat isa. Amen. Hindi pwedeng lahat ng tao, Kuya Jenel. Hindi pwedeng lahat ng tao, Kuya Joseph. Hindi pwedeng lahat ng tao, ako. Amen. Hindi po pwede. Tayo pong lahat ay kakaiba. No? Lahat po tayo ay kakaiba. Pero out of this unique personality, we can be together as one. Amen. Bagamat magkakaiba-iba, pero dapat nagkakaisa. Nagkakaisa. Mm-hmm. Tama. Di ba? Eh, pag tayo po hindi nagkaisa, mabuti pa ang mga langgam. Mm-hmm. Mabuti pa ang mga bubuyog. Mabuti pa yung mga yung mga hayop na they work as a team. Mm-hmm. Mabuti pa sila. Bakit? Kasi marunong silang magkaisa. Kaya nga, ang ganda ng pagkakagamit niya ng ilustrasyon sa bahagi ng mga katawan. O, di ba? Tenga, ilong. Hindi pwedeng isang senses lang. Paa, kamay. Mm-hmm. No? Hindi po pwede po. Kaya, dapat, letter L po, laging ipagpasalamat ang pagiging kakaiba ng bawat isa. Amen. Next po, na point, start with the letter A uli. Asahan ang pagkakaiba at pagtutulungan ng bawat isa. Yan. Asahan ang pagkakaiba at pagtutulungan ng bawat isa. Yes, tayo pong mga tao ay may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang attitude, may kanya-kanyang upbringing, may kanya-kanyang differences. At may kanya-kanya rin kahinaan. At may kanya-kanya rin kahinaan, tumpak. At syempre, yung kahinaan, magiging kalakasan ng iba. Oo, oh, sigurado diba? Kasi Bishop, itong tenga, di ba? Sinabi niya nga eh, di mo naman kayang gawin to makakita. Oo, oh, di ba? Diba? Maaring kahinaan mo yung isang bagay. Di ba yung, mga kapatid na may kapansanan sa paningin? Opo. Makikita mo, ang lakas ng pandinig nun. Opo. Diba? Sigurado. Grabe po ang ano noon, ang pandinig noon. Grabe ang senses ng pagdating sa pakiramdaman. Yung pandamdam niya, ang bilis po noon. No? Mm-hmm. Eh, may mga kainaan tayo. Pero kapag nagtulungan po tayo, kahit may kainaan, nagiging kalakasan. Amen. Yun yung susunod pong punto. Yes. Pero asahan po ang pagkakaiba at pagtutulungan ng bawat isa. Amen. Hindi ho po pwedeng, sabi ko nga nung Monday, compromise your opinion but not in principle. Pwede. Opo. Diba? Mm-hmm. Kasi maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, ituring mo ang iba na nakakahigit sa'yo. Amen. Treat other
treat other person na higit sa'yo. At huwag mo rin naman ituring yung sarili mo na higit ka. Nakahigit ka sa iba. Opo. Diba? Lahat kasi tayo may kanya-kanyang kainaan. Pero parang hindi po mag-away ang mga tao, kailangan ituring mong mas higit na magaling yung iba kaysa sa'yo. Kasi pagka itinuring mo ikaw magaling, marami kang magiging kaaway. Tsaka parang pag sinabi mong alam mo na lahat, parang wala nang room of improvement. Oh, tama. Wala nang room of improvement, wala nang room of development. Diba? Eh, kinakailangan po, eh, dapat talaga nagtutulungan tayong lahat. Kasi yung kaya mo, kaya rin naman na dapat ng iba. Na hindi naman kaya ng iba, makakatulong ka sa kanila. Kaya nga yung maganda yung acrostic ng team eh. Together, everyone achieve more. Team who yun. Together, everyone achieve more. So ano po yung susunod? Letter A, asahan ang pagkakaiba at pagtutulungan ng bawat isa. As a body of Christ, we need to help one another. Hindi lang po we need to encourage one another, but we need to help one another. Kailangan po tayong magtulungan. Katulad po ng ating bansa, di ba? Hindi po pwede pong puro sundalo ang nasa front line. Kailangan po may doktor. Hindi po pwedeng puro doktor na walang sundalo, di ba? Kailangan po natin ng isa't isa. Kailangan nating magtulungan. Hindi pwedeng gobyerno, puro gobyerno lang, wala yung taong bayan. Hindi rin po pwede. Kailangan andyan ang isa't isa. Kasi lahat tayo ay magkakaroon ng bahagi. Last 2 points po. Letter G. Letter G po. Gawing kalakasan ang kainaan upang makita ang kadakilaan. Amen. Yun, sinabi mo kanina, di ba, Kuya Janelle? Gawing kalakasan ang kainaan upang makita ang kadakilaan. Naalala ko yung sinabi ni Iron Lady of Pakistan. Di ba? Ang kainaan niya, nabaldado siya. Hindi na siya pwedeng manganak at hindi na rin siya pwedeng makapaglakad. Kasi yung lahat ng backbone niya, eh puro ano na, puro titanium na. So kaya tinawag siya Iron Lady. Iron Lady of Pakistan. Pero yung kainaan niya, ginawa niyang kalakasan. Sabi ng doktor, hindi raw siya makakabuhat ng ballpen para gumuhit. Pero nag-try po siyang kumuha ng pencil at nag-drawing po siya. At nakilala po siya bilang isa sa mga great artists sa Pakistan. And he became the top 30 influential women of the world. Grabe, no? Ginamit niya yung kahinaan niya na maging kalakasan. Look, for another example, Nick Vujicic. Diba? Walang kamay, walang paa, pero grabe pong great motivator, great influencer. Grabe. Talo pa nga tayo nun, Bishop. Nakalibot diba? Na sa buong mundo yan. 200 nations around the world na ikot na po niya. At grabe po ang speaking engagement niya. Ayun lang ang ginagawa niya, no? Makapag-motivate. Eh, kasi mayroon nga akong napanood eh, yung isang umattend sa gathering, talagang wala ng pag-asa eh, halos mamatay na sa dami ng problema. Nung makita siya, nabuhay uli eh. Nagkaroon agad ng kalakasan. So gamitin po natin yung ating kainaan upang makita ang kadakilaan. Remember yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 8? Sabi ng mga disciples, Panginoon, sino pong may kasalanan? Bakit bulag ang batang ito mula sa kanyang pagsilang? Kasalanan ba ng magulang o kasalanan ng bata? Anong sabi ni Jesus? Walang may kasalanan. Pinahintulot ng Diyos na mangyari ang bagay na ito upang mahayag ang kanyang kadakilaan. Amen. Yes, marami po tayong mga problema ngayon. Maraming mga economy ang bumagsak. Maraming mga negosyo ang nagsara. Maraming nawalan ng hanap buhay, pero hindi pa ho katapusan ng buhay. At maraming tao ngayon, Bishop, lalo na yung mga tinamaan talaga ng salot, nagtatanong eh, bakit ba nangyari sa akin to? Bakit ba hinayaan ng Diyos na dumapo sa akin yung ganitong sakit? Yun lang eh, simple-simple lang, para mahayag yung kapangyarihan o kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi ang tao po, nakalimot na talaga sa Diyos eh. Aminin man natin o hindi. Ito yung pagkakataon para manumbalik tayo sa Diyos. Tandaan nyo po, life is not a matter of income. It's a matter of impact. Amen. Hindi po ang buhay ay pera-pera lang.
What shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Alam niyo po, nagugulat po ako, maraming mga tao. Grabe po mag-comment sa church. Grabe. Mm-hmm. Pero wala naman po siya sa church. Alam mo kung nasaan siya? Kahit Sunday po, nasa paghahanap buhay. Di ba? Paano mo maipapakita ang pananampalataya mo sa Panginoon kung mismong araw ng pagsamba wala ka po at ipinagpapalit mo ang Panginoon sa trabaho? Tandaan niyo po, life is not a matter of income. Mapasayo na lahat po ang pera sa buong mundo. Pero kung ang iyong spiritual ay nawawala, anong mapapala mo? Tandaan niyo po kung bakit ito nangyari. Kasi ang mga tao po naging materialistic. Sabi ng Lord, stop! Look and listen. Tumingin kayo sa Diyos. Dahil alam niyo po ngayon, nating nalalaman na lahat ng material na bagay, walang kabuluhan pala pag dumating ang kamatayan. Sabi po mga nalagay sa panganib ang kailang buhay, ma-realize mo, pag nasa pintuan ka na ng kamatayan, kahit maliit na bagay, iyong papahalagahan. Amen. Wala palang kwenta ang kayamanan. Tandaan niyo po, letter G, gawing kalakasan ang kahinaan upang makita ang kadakilaan. Ngayon po, higit nating ma-appreciate ang Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Unahin po natin ang Diyos sapagkat siya po ang nagbibigay ng buhay. At ang buhay na ibibigay niya, ganap at kasiyasiya. Amen. Amen? Si Satan po, naparito siya upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Pero si Kristo ay naparito upang magbigay ng buhay, ganap at kasiyasiya. Last point po, ano nawawala ng letter po? Letter A, angatin at palaguin ang sarili tungo sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ulitin ko po, angatin at palaguin ang sarili tungo sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ano yung binuo nating keyword, Kuya Janelle? Halaga. Halaga. Yan. So, paano po natin mapapahalagahan ang ating pong ang katawan ni Kristo? Una, start with the letter S. Hayaang ipagdiwang ang pagiging isa natin kay Kristo. Amen. Wala na pong walls. Lahat tayo ay iisa at pantay-pantay sa Panginoon. Pangalawa, letter A. Aminin, kailangan natin ng isa't isa at di pwedeng mag-isa. Amen. Pangatlo, letter L. Laging ipagpasalamat ang pagiging kakaiba ng bawat isa. Hallelujah. Pang-apat po, another letter A. Asahan ang pagkakaiba-iba at pagtutulungan ng bawat isa. Amen. Hindi po pwedeng ipagmalaki ng mata ang kanyang Amen. Kalakasan. Hindi pwede ipagmalaki ng paa ang kanyang lakas o ang sino mang bahagi. Kasi po, kailangan nating magtulungan. No? Kailangan nating magtulungan Amen. Para po ma-accomplish natin ang bagay. Imagine nyo po kung hindi magkaisa ang dalawang mong paa. Yung isa papuntang south, yung isa papuntang north, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Yung isa papuntang west, yung isa papuntang east, magkakahiwalay po pagka hindi nagkaisa. At letter G? Gawing kalakasan ang kahinaan upang makita ang kadakilaan. At panguli po, another A? Angatin at palaguin ang sarili tungo sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Amen. Diba? Wala pong, kahit yung pinakamaliit na bahagi po, pag nasaktan yan, makakaramdam ng sakit ang buong katawan. Amen. May kasabihan tayo sa Tagalog, diba? Opo. Ano yung kasabihan natin sa Tagalog? Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng ay buong dama katawan. Ng buong katawan. Hindi po pwedeng nasaktan yung daliri mo, hindi mararamdaman ng buong katawan. Imposible po yun. Lahat yan makakaramdam. Kaya nga po, bilang katawan ni Kristo, bigyan po natin ng halaga ang isa't isa. Verse ano po yung Bishop, yung last ano natin, acrostic na A? Yung A po, nasa verse 24. 24 na. Okay. Hanggang 26 mm-hmm. yan. Mm-hmm. Yan, basahin ko po, Bishop. Okay, last verse po, bago yan. Tayo magtapos.
hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal. Okay. Upang hindi magkaroon ng inggitan. Yes. At sa halip, ang lahat ay magpala, ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Amen. Puli ng Panginoon. Amen. So, ganyan po ang isang katawan. Kinakailangan po nagmamalasakitan. Hindi ho po pwede na kapag nasasaktan ng isang bahagi, eh hindi mararamdaman ng iba. Mm-hmm. No? Pag nasasaktan, nararamdaman po ng lahat. Pag pinararangalan ng isa, pinararangalan ang lahat. Nagagalak po ang lahat. Yan po yung ating tinapay at tubig ng buhay sa araw na ito. Bigyan po natin ng halaga ang katawan ni Kristo. Tayo po'y magmahalan, magtulungan, at patuloy na magkaisa sa pangalan ng Panginoon. Yan po, bago tayo magtapos, binabati po natin ang lahat ng hindi natin nabati at nais po natin itong isara sa isang maikling panalangin. Mapagpalang Diyos, nagagalak po kami na kami tinuruan mong muli tungkol sa iyong salita na kami bilang katawan ni Kristo ay dapat magmahalan, magmalasakitan, magtulungan, magkaisa para sa kapakanan ng buong katawan. Iisang bansa kami, iisang mundong ginagalawan, iisang lahi. Hindi dapat mag-alitan, hindi dapat mag-inggitan, hindi dapat maglabanan. Dapat kaming magmahalan, dapat kaming magtulungan, at dapat kaming magkaisa. Lalong-lalo na sa panahong ito na mayroong krisis na nararanasan ang aming bansa. Idinadalangin po namin mula sa aming mga government official, sa bawat mamamayan, sa lahat po ng mga naninirahan, patuloy mo pong ipaunawa sa bawat isa na ang bawat isa ay mahalaga at dapat pong pahalagahan. Patawarin mo po kami sa anumang mga ginagawa naming pananakit laban sa aming kapwa. Hayaan mo, Panginoon, na matutunan namin ang kalagahan ng pagmamahal, ang kalagahan ng pagtutulungan, ang kalagahan ng pagkakaisa. Sapagkat nasa pagkakaisa ang katagumpayan. Sabi nga po ng Psalm 133, napakaligaya at kahanga-hanga sa aming pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pasasalamat at pagdakila. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face shine upon us and be gracious to us. The Lord lift up His countenance toward us and give us peace. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen! 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 Thank you, Jesus. Maraming pong salamat for joining with us sa ating broadcast sa Tinapay at Tubig ng Buhay. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Janelle Zanum and Bishop Larry De Los Santos. Sa ngalan po ni Kuya Zaldi, we love as one, we work as one, we serve as one, we win as one. And together as a nation, we heal as one. To God be the glory. Thank you, Jesus. Thank you so much po sa lahat ng mga kapatid natin. Yan. Stay safe po and stay blessed. Yes po. To God be the glory. Ingat po kayo. See you po next Wednesday. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan.